isang kamay ng hindi pa naghahabunan, bibilang. 1, 2, 3, 4, 5. Huwag kayong magalala, lilipas din yan. Eto na, Neil. Ang susunod na magsasalita ay kasalukuyang Deputy Speaker ng House of Representatives. Tama ka ay, at ito yung sinasabi niya, walang iwanan. Tama, kasama lang akda ng libreng gabot, libreng patubig, libreng tuition fee at Magna Carta for the poor. Matatag na kasangga at supporter ng BBM Sara Unity, representante ng Sagip Party List at kasama natin hanggang sa araw ng tagumpay. Ito na po, Congressman Rodante, walang iwanan, Mark Culeta! Number 61, Sagip Party List! Sagip Party List! Malalagot ang mga magpangapuso, Mark Culeta sa Senado. Hindi naman pinagpatong-patong na problema. Magandang gabi po sa ating lahat. Napakaligaya po na makita ang napakaraming mga tao katulad nito. Kahit saan kami pumunta, talagang makapal po ang bilang ng mga tao. Hindi namin makakalimutan po ang mga pagkakataong ganito, ang pagtanggap ninyo sa buong tropa ng Unity Team. Ako po ay nagpakita sa inyo kahit na ako'y nag-withdraw na ng aking kandidatura sapagkat ayokong isipin ng iba na iniwanan ko ang Unity Team. Hindi po. Ako po ay tuloy-tuloy, walang humpay at all out ang suporta ko po sa BBM Sara Unity Team. Ang totoo, kaya po ako nakipagkita sa inyo ngayon sapagkat gusto kong sabihin sa inyo na huwag ninyong paniwalaan yung mga sinasabi ng mga kalaban. Halimbawa, sinasabi po nila kailangang makipagdebate pa si Bongbong Marcos. Hinahamon nila ng debate si Bongbong Marcos. Akala mo naman kung napakagaling nila sa debate. Napakarami pong magagaling na abogado ang Unity Team. Eh si Robin Padilla lang kakain po ng alikabok yung mga yun eh. Alam po ninyo, merong nangangampanya sa kabilang kampo. Mga batang kadalagahan, pinupuntahan po nila yung mga bahay-bahay. Meron po silang napuntahan na isang matanda na retired school teacher. Ang sabi nila, Lolo, pwede po ba naming makausap kayo para i-educate namin kayo? Alam nyo, medyo nagdamdam yung matanda eh. Ako, sabi niya, sa tanda kong ito, yung nainom kong tubig, kaya ko kayong lunurin. Pagkatapos, i-educate ninyo ako. Saan nyo ako i-educate? Sabi nila, kailangan malaman po ninyo ang tungkol sa Marcos. Kailangan malaman po ninyo ang tungkol sa EDSA. Sabi nung matanda, pumasok kayo rito at kayo ang aking i-educate. Ang EDSA ay isang anomalya. Ang isa ay isang kasinungalingan. Isang malaking kabaligtunan. Isang malaking pagkakamali. Isang malaking paglilinlang sa tagpo ng ating kasaysayan. Nabigla yung mga kababaihan. Oh, hindi ba ninyo alam, sabi niya, dalawang Aquino ang naging pangulo sa ating bansa. Alam nila kung sino ang nagpapatay kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Pero hindi nila sinasabi sa inyo. Bakit? Gusto po nilang manatili sa kaisipan ninyo na ang nagpapatay ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi po totoo yun. Alam nila ang katotohanan pero ayaw nilang sabihin sa inyo.
sapagkat gusto nilang manatili sa kaisipan ninyo na bidang-bida si Senador Benigno Aquino Jr. at kontrabida si Pangulong Marcos. Yun po ang mali. Sabi pa nung matanda, o tingnan mo ngayon, nakalabas sa lahat ng mga dyaryo, hindi raw nagbabayad ng estate tax si BBM. Magkano po ang sinisingil kay BBM? 200 billion pesos. Alam po ninyo, sabi nung matanda, eh hindi pala nyo alam eh, itong 200 billion na to, katang-isip lamang ito ng ulyanin na ex-justice ng Korte Suprema. Hindi ba ninyo alam sa batas, sabi nung matanda, ang magbabayad ng estate tax, yung may-ari ng estate o ari-arian ng namatay, hindi ang magbabayad ay yung magmamana. Hindi pala ninyo kanya naiintindihan. At yung mga ari-arian ni Marcos isinubasta na noong 1993. Ayaw po nilang sabihin sa inyo yan. Halos bayad na yung sinisingil ng gobyerno. Pero ngayon, ginagawa po nilang dahilan laban kay BBM. Huwag kayong maniniwala, sabi nung matanda. Pagkatapos sinabi pa, oh, nakasulat pa sa kasaysayan ng EDSA, isang taon pagkatapos ng EDSA, nagkaroon ng Mendiola Massacre na kung saan 13 ang namatay sa panahon ni Cory Aquino. Malapit sa Malacanang ang ginawang pagpatay. 18 taon pagkatapos nag-ESA, napatay na naman ang 7 magsasaka sa Hacienda Luisita. Ito ang hacienda ng mga Aquino. Bakit po tinatago nila sa inyo ito? Sapagkat gusto nilang pasamain ang imahe at pangalan ni Pangulong Marcos. At gusto nilang sirain si Bongbong Marcos sa inyong harapan. 4 na araw na lamang, mga kababayan. 4 na araw na lang ipaghihintay natin. Ang sabi ng matanda doon sa mga babae, hindi ba ninyo alam meron tayong kasabihan? Ang sino mang maniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Mga kababayan, kaya po ako nagpunta rito. Gusto ko pong ipakiusap sa inyo, tulungan ninyo ang UNITIB. Sinabi na ni Marites, wala nang kaduda-duda, maliwanag pa sa sikat ng araw kahit na humagulgul pa lahat ang kalaban. Ang presidente ng Pilipinas pagkatapos ng May election ay si Bongbong Marcos. Ang susunod na pangalawang pangulo, wala nang kaduda-duda, mga kababayan, Inday Sara Duterte. Itaga ninyo sa bato. Tulungan po ninyo yung mga senador na pinili nila. Sapagkat naharap po ang ating bansa sa isang napakahirap na pagsubok. Kailangan po ang pagkakaisa. Ang UNITIM lamang po ang nagsabi ng 2 bagay. Gusto nilang ituloy ang magagandang programa na ginawa ni Pangulong Duterte. Ang UNITIM din ang nagsabi na kailangang magkaisa tayo bilang isang bansa. Walang isang bansa na uunlad, walang isang bansa na magtatagumpay kapag tayo'y watak-watak, pagka tayo'y away-away, wala pong mangyayari. Kailangan nating payabungin ang ekonomiya sapagkat dyan manggagaling ang lahat ng pangako. Hindi natin maitataas ang sweldo. Hindi natin magagawang ibaba lahat ang bilihin. Hindi natin magagawang itas ang 12 ng teachers. Hindi natin magagawang tulungan ang mga magsasaka kapag hindi natin naiangat ang kalagayan ng ekonomiya. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan nating magkaisa. Mga kababayan, ito po ang sibulain, ito po ang diwa, at ito ang kilusan ng pagkakaisa ng UNITIM. Maraming salamat po sa inyo. Isang malaking karangalan. Hindi ko po makakalimutan ang araw na ito na ako'y humarap dito sa Davao del Norte. Mabuhay tayong lahat. Pagpalain tayo ng dakilang may kapal. Salamat po.
Maraming salamat, number 61, sa gift party list. Maraming salamat po. Kadante, Marcoleta, palakpakan po natin. Salamat po, sir.